Ay, good day mga karabit. So welcome to Bulagsong Farm Rabbitry. Today po ang topic natin, kasi may nagtatanong yung iba para meron kayong idea, no? Ano ba yung itsura ng giant line at saka yung mga medium size rabbit like New Zealand, Chinchilla, yung mga ganyan. So Cali. Yan. Ano ba ang itsura nila? So ngayon dito sa video na to, itatopic natin yung tungkol dun sa mga rabbit na yon. So dito ang ipapakita ko lang, meron tayo ditong giant line. German giant yung isa na ipapakita natin. Tapos isang New Zealand. Isang chinchilla at saka isang F1 Cali. F1 Cali lang kasi meron tayo dito. Wala tayong pure Cali. So, yung New Zealand tsaka yung chinchilla, adult na rin yun. Breeder age. Tapos yung Cali, ganun din. Breeder age din. Yung giant natin, na ipapakita ko sa inyo, dumalaga pa lang yan, 6 months old. So, ang giant kasi, bibreed ko kasi ito mga 8 months to 9 months old, no? Inukuha ko muna yung max niya. Sayang kasi may ilalaki pa. Nandun din kasi yung laki ng size nila, nandun din kasi yung ganda ng anak. Kasi syempre pag mas mahaba, mas maluwag sila, makadede, no? Mas maraming body mass yung nanay, mas maganda yung milk production, no? So kaya minamax ko yung age nung giant line natin bago natin sila i-breed. Kasi ang medium size rabbit, kagaya ng mga New Zealand, Palomino, Chinchilla, Cali, Cinnamon, Rex, yan, standard Rex. Yung mga yan, ang breeder age nila, 6 months. Yung giant line kasi, yung kagaya ng Flemish giant, German giant, ang adult talaga niyan is starting from 8 months. Mga meron pa yan, mga gusto mong paabuti ng isang taon, 1.5 years bago mo i-breed, pwede rin. No, kasi lumalaki pa sila doon. Lumalaki pa yan ang haba nila, humahaba pa yon, lumalaki. Ngayon pagdating naman doon sa pabigatan, yung usapan ng bigat, depende po kasi yan doon sa pagkain natin, no? Yung pagkain na kasi natin, kapag yung pagkain na binibigay natin ay mataas ang growth hormone, like for example yung mga napapakain ng mga Integra, yan po mabilis talaga bumigat yan. Kung gusto nyo magpatener ng rabbit, isa rin yan na magandang pagpraktisan yung gumagamit ng Integra, no? Sa kanila kayo magtanong, kailangan din sa Integra marami kang damo, kasi pag puro Integra asahan mo na yung rabbit mo na mortality, no? Meron talaga dapat damo yan. Yung sa mga pang rabbit naman na compare doon sa mga ganong klase ng feed, sa pang rabbit naman, kasi ako dito ang gamit ko, Probit. Pag nagkakatay ako, talagang walang taba. Wala yung puti-puti sa belly, walang puti sa batok, walang puti sa hita, yung gulugod, papuntang buntot. Yan, pero pag nung nagkatay ako, nung may nagpunta dito, nagpakatay ng rabbit, na ang gamit niya pang imanok, yung Integra. Or hindi Integra, kung Bio 3, no? Hindi lang Integra, Bio 3 yung ginagamit sa pangmanok, no? Anong kapal nung ano? Although mabigat nga siya, umabot ng 3 kilo yung rabbit niya sa age of 4 months. Pero pag hubad mo naman, ang kapal naman ng taba, no? So, yun po yun. So ngayon ang pag-usapan natin tungkol sa rabbit ng different types, no, mga anong pagkakaiba nila, no, pagkakaiba ng mga rabbit na yan. So tara, kuha tayo ng rabbit. Okay, so andito na yung mga rabbit natin. Okay, so wala hindi ko na muna sinama yung Cali, lalaki kasi yung F1 Cali natin, lalaki yun, ginagamit ko yung pang meat production. So ito puro doe, magulo kasi pag may kasama lalaki. So ito yung ano natin, chinchilla natin. Okay. Una, timbangin muna natin sila para makita nyo yung mga difference. Mga inahin to, yung mga medium size rabbit natin, inahin po.
Nanahin natin to. Ito may anak, nagpapasuso to ngayon. Mamaya papakita ko sa inyo yung body build niya. Okay. Okay, 3.3. Okay. Next is etong New Zealand natin. Buntis ito. 3.6, no? 3.6 kilos. Okay? Tapos ito naman yung ating German Giant. Ooh, lucky! Boom! Yung German Giant natin, 5 kilo po. Yan. So, 5 kilo. 4.96. Yan. Okay po. So, yan angat po mo yung... siya. Angat mo. Alin pakita angat mo yung katawan niya. Hawak hindi mo. Hindi, okay lang yan. Okay, so alisin na muna natin yung timbang. Ano? Isa-isa natin silang i-explain kung ano yung tsura nila. Okay. So, dito muna tayo sa... Oh, sikip ng table. Kaya nga, ang laki kasi niya. Okay, dito muna tayo sa... Ito, yung chinchilla natin. Pag nakita nyo yung hugis ng katawan niya, no? Yan. Yung tenga niya, hindi ganun kalakihan. Yung ulo niya, yan. Tayo na natin yan. Baka masira yung tibang tayo. Yan, yan, yan siya. So, tinan nyo yung hugis niya. Ganyan siya. Yung balahibo nila, of course, magaganda yan, no? Bumabalik, no? Yan. Kita mo yung hugis ng ulo niya. Maliit lang. Maliit din tenga. Okay? Tapos yung pag tinignan mo yung paa niya, parang regular lang din talaga sa size niya, no? Yan. Okay? Ganyan siya. Yan, ganyan yung ating ano, ito yung mga medium size rabbit, no? Pag pinaupo mo pati siya, ganyan talaga yung pwesto niyan, no? Ganyan na talaga siya pumuesto. Yan, yung parang ganyan talaga siya mag-pose. Kaya nga 'di ba sinasabi nila, pose tayo ng rabbit, no? Ganyan talaga sila pumose. Ganyan talaga 'yan kung pumuesto, no? Yan, parang Rex. Pero yung Rex kasi maliit yung ulo, mamaya papakita ko rin yung Rex. Doon tayo pag sa mga lalaki na, no? Yan, ganyan po. Next. Oh, alisit ka na dyan sa stage. Next is New Zealand. In New Zealand naman po. Yan. Yan. Ito yung New Zealand natin. Ganun din. Yan, yung paa niya, hindi ganun ka distinct, no? Hey, show your face. Show your ears. Yan. So, ganun lang din yung size ng ears niya. Yan, oh. Ganyan din siya pumuesto, tinan nyo. Oh. Parehas lang, di ba? Halos parehas lang siya. Medyo mas mahaba-haba lang to doon sa isa. Oh. Pero yung kurba ng katawan niya, ganun din. Yung paa niya, normal size lang din yung paa niya. Oh, hindi mo ma-distinguish na mas malaki talaga yung paa niya compare doon sa iba. Tapos yung posing niya, ganyan talaga siya. Oh, ikot tayo. Yan. Eh, huwag ka malikot. Ganyan ka lang. Hey, behave. Okay, naiinip na siya. Yan, ano, ganyan siya. Okay, so, ano na talagang, makikita nyo yung difference. Okay, so, balik natin yung ating camera. Yan, ganyan siya. Yan yung ating New Zealand. No? O, baba ka na. Baba ka na. Baba, 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 baba. Tapos, finally, ito naman yung ating yan. Okay, so ito yung German Giant natin. Ay, usod ko. Ang pose talaga niya, nakaganyan. Pag binaba mo siya, nakaganyan na kagad siya. Yung kala mong tatakbo. Parang ganun. Tapos ang hugis ng katawan niya, nakikita niyo yung hugis ng katawan niya, mahaba talaga siya.
kurbada, balikat, kukurba ng ganun bago yung likod. Yan itong puti, pula na to. Saan galing to? Sugat ba ako? Sino may sugat? Okay. So, yun. Ganyan po siya, no? Doe din to, ha, doe. Babae din. Ito, 6 months old. Pag nakita nyo yung ulo niya, tinan nyo yung ulo niya, malaki talaga. Malaki din yung ulo. Okay, may julap din sila. Malalaki din ang julap niyan. Kaparehas na sa New Zealand, California, yan. Malaki din yung julap nila. Yan. Malalaki yung tenga. Okay, malalaki yung tenga niyan. Yan o. Tiyan mo yung kamay ko sa tenga niya. Siguro yung tenga nito mga nasa 6 inches, 7 inches ang haba. Yan. Mamaya side by side natin sila. Tapos pag nakita nyo naman yung hugis ng katawan niya, iba din. Ang lalaki pati ng paa. Yan o. Ang lalaki ng legs. Yung mga talampakan. Ito yung ganito. Yan. Okay? Alis natin timbangan para makita nyo yung difference sila. Okay, unuulit ko. Itong mga medium size rabbits natin, ito ay mga ano na, breeder age na, no? Ayos natin. Pila-pila kayo. Normal position. Ikaw, dito ka. Okay po. Okay. So nakita niyo yung difference nila. Kung ano difference nung giant line, may linyada ng giant tama sa tenga. Ayun yung ulo. Ito yung ulo niya, liit nung isa. Ito liit. Kanya oh, hanggang dito. Kita naman sa ulo. Sa tenga ganun din. Kita niyo yung haba ng tenga oh. Itong dalawa, halos pantay lang eh. Pero sa kanya, pagka pinagpantay mo sila, layo. Laki pati. Oh. Kita mo naman sa laki. Yan. Okay? So, yan po ang isa sa mga difference, ay isa sa mga giant line natin dito na soon to be used for breeding. Yan. So sana may idea na kayo kung ano yung itsura ng giant, yung linyada na may giant line o kaya naman ay pure line. So definitely yung pure nito malaki pa dito o yung iba kasi laki na nito, hindi yan magkakalayo kasi ito hindi to just F series, no, ito ay two way cross German Giant. Okay? So, hindi yan lalayo sa pure. Yung ganito kalaki. Yan, hindi yan lalayo sa pure. Okay? So, hanapin nyo yung magulang. Doon nyo makikita yung hugis ng katawan, yung laki ng paa. Pero wag nyo asahan na mabigat yung magulang, ha? Kasi, syempre, nagamit na yun, eh. Ang rabbit, habang nagbubuntis, gumagaan po yan, no? Hindi po yan halos, lalo na pag madalas gamitin, huwag nyo nang asahan na may maintain nyo yung 5 kilo, 4 na kilo, huwag nyo na pong asahan na ganun. Maaaring nasa 3 kilo or 4 na kilo lang yan. No, hindi na yan babalik ng 5 kilo kasi ginagamit. No? Ang bilis, lalo na pag yung inahin nyo, magaling magpadede, at yung anak, mahilig din dumede. No? Lalo na pag nakakita na at nakakatakbo na. So, ganun sila. So, yung nanay nito, mabait talaga. Yan. Mabait yung nanay.
So, yun po. Sana po eh meron na kayong idea sa ano natin, sa linyada ng rabbit na gusto nyong kunin or gusto nyong alagaan. Etong mga linya na to ay best for ano, beginners na nagra-rabbit kasi maalaga sa anak ito. So hindi kayo pahihirapan ito, no? Hindi kayo pahihirapan. Okay, so ligpit ko na ito. Kukuha tayo nung ibang breed. Okay, sorry. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ayoko pagsamahin yung mga lalaki sa video. Okay, so ang nakikita nyo, etong isa Rex, i-discuss natin yan. Pero unahin na muna natin tong makulit. Ito kasing Rex, bata pa ito. Ito ay 4 months, I think mga 4 months pa lang to. Wala pa kasi yung ano nito eh. Yung date of birth nito, hindi ko nakuha din sa kaibigan ko. No, galing to sa ano, thank you very much sa Rizal Rabbitry. Edward Egdane, sa kanya galing to. Yan. Mamaya natin pag-usapan yan. Dito muna tayo sa linyada ng Cali. Ito ay F1 Cali. Nanay nito ay Cali, tatay ay New Zealand. So mas kumakatawan siya sa Cali. Sorry ah, kasi gamitin ko to eh. Ito yung ginagamit ko pagka nag ano ako, nagpo-produce ako ng meat purpose, no. So pag nakikita niyo yung Cali, sa Cali talaga ang very distinct talaga sa kanya. Yung una yung markings niya, pangalawa yung balakang niya, yung balakang talaga yung makarni rito sa part na to, no. Yan, ito yung pinakabalakang niya. Yan. Yan, ito yung pinaka ano sa kanya, itong likod, no. Pero dahil ito ay gamitin ko at ano, syempre, maski sa ibang hayop, sa ibang baka, ibang hayop kagaya ng baka, pagka ginagamit sila, nawawala yung balakang niyan, nawawala yung mga laman-laman dito, lalo na pag madalas gamitin. Pero teka, ayusin natin yung position niya. Ikaw naman gumaganti ka na. That's us. Yan. Oh. Okay, so nakita nyo? Yan. Okay? Yan po. Ganyan po ka anong katawan ng Cali, kabilog. Okay, so alisin na natin yung Cali. F1 Cali. So nanay nito ay pure Cali, ang tatay nito ay NZ. Oh, alis ka na, alis ka na. Okay, so pagdating naman dito, ito naman yung Rex. Sa Rex naman, ang napapansin natin sa Rex, regular size lang din yung tenga. Yung ulo niya maliit, maliit talaga sa body, no? Parang, alam mo yun? Ayan, no? Tinan mo yung katawan niya, liit ng ulo. Oh, yan. Tapos, yung katawan niya, bilugan din, malaman din. Ang problema lang dito, ito ay napakaganda para katayin. Nako. Ako na nagsasabi sa inyo, kung meron kayong Rex or meron kayong mapupuntahan para makakita ng Rex, napakaganda ng Rex na rabbit dahil sa kanyang balahibo. Perfect. Perfect shape ang balahibo. Nakikita niyo naman, walang kalagpas-lagpas. No? Yan po yung pure Rex, no? Ito po ay lalaki. Yan. Nabanggit ko na kanina kung saan galing 'to. So, ito ay from Rizal Rabbitry. Edward Egdane. Kung gusto nyo makakabili ng quality na Rex, i-message nyo siya, i-message nyo ako, tutulungan ko kayo kung paano kayo makakuha sa kanya, no? Ibigan natin yan. So yung malalayo kagaya ko dito sa Quezon, o pag bumiyahe ako ng Antipolo, Rizal, sabihin nyo sa akin at check natin sa kanya kung may available. Yan po, makakakuha tayo ng Rex doon. Tinan nyo naman yan. Ganda ng Rex. Yan. Yung balahibo niya, alam mo, pang show talaga. Para mang show talaga siya. Dahil yung balahibo niya, napakalunot. No? Perfect yung hugis. Walang lagpas. Oh, parang walang balahibo. Hmm. Yan. Yan po ang pure Rex. Tapos pag hinawakan nyo siya, napaka, dikit nung yung balahibo niya, napaka lambot.
iyan. Okay. So, that's all. Sana nagustuhan nyo yung episode natin for today na pinakita natin yung iba't ibang klase ng rabbit. Okay? So, yun po. Ay, teka, pahabol. Kuha tayo ng isa, yung ating FG. Kuha tayo ng FG. Okay, not but not the least. Meron pa naman iba doon. No? Ito ay Flemish. Two-way cross Flemish Giant, not pure. Two-way cross po. Ang kabanggaan lang po nito ay New Zealand. New Zealand Flemish. Sila lang pong dalawa ang ginagamit na materyales para makaproduce po tayo ng two-way cross. Ba't po tayo nagpo-produce ng two-way cross? Sinahabol po natin yung growth rate. No? Yung growth rate, then malesen natin yung disadvantages ng giant line, like yung malalaking buto, yan, yung matataba, malalaki masyado ang buto, mabagal lumaki, may giant line kasi ang age po niya, ang breeding age niya na yung mga 9, yan, 8 to 9 months, so, at least, no, pero kung magkakaroon tayo ng two-way cross, let's say, ito nga, yung na dinedevelop natin, kagaya nung nakita nyo yung puti kanina, yung two-way cross German Giant, at that age, ganun na yung timbang niya, 5 kilo. Ito naman po, mahigit 4 na kilo. Parang 4.5 ata ito. Yan. Ito naman ay buck. Yan. So, sa Flemish line, yan, giant line, ito, makikita nyo, laki ng tenga, malalaki yung paa, yan, nakita nyo yung paa niya, lalaki. Yan. Malaki din ang ulo, yan, malaking head. Sexy body shape. Yan. Anong sexy body shape? Maliit dito. Laki dito. Tapos, kurbada. Yan. Ang posing niya pati lagi, pa ganyan. Yan. Gustong-gusto niya. Kita niyo naman, oh. Yan. Oh, sige. Yan natin siya. Tingnan natin kung anong gagawin. Wala, tayo na. Para makita niyo yung hugos. Yan. Nakita niyo yon, yung balikat niya, mataas. Tapos, bababa sa kalagitnaan. Yan. Tapos, malaki yung ilalim. Yun. Nakita niyo yon. Yan po ang isa sa mga sinyales na meron siyang dugo ng Flemish Giant. Yan. Okay po. Sinisilip mo dyan. Kababaihan. Ikaw na naman. Nandun sa kabila. Yan. Okay po. Thank you very much for watching. Sana marami kayo natutunan for today's episode. I hope you like this video. Please don't forget to click that special button. That special button to subscribe, like, and let's all learn together. Yun lang po. Maraming salamat. Bye.